Teresita Villaforte and family, Julito and Nelly Castro and family, Rafael Tan and family, Teresita and family, Ulysses and Soya and Latosda and family, Ferdy and Zinaida Ray and kinalimutang alagaan. Ang Diyos, hindi naman kayo kinalimutang pakainin. God is faithful to His promise. Seryoso ang Diyos sa Kanyang salita, kaya tinupad niya ang Kanyang pangako. Sa ating mabuting balita, merong ketongin na merong request kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, kung ibig mo, mapapagaling mo ako. And Jesus is serious. Kaya, nung sinabi niya, ibig ko, gumaling ka. Seryoso din tinura ng Panginoon ang kanyang mga salita. Gusto ko, gumaling ka. At tunay nga, yung lalaking ketongin, gumaling sa kanyang karamdaman. Both of our readings speaks of God's seriousness in His words. Seryoso ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Ang tanong ay, kung seryoso ang Diyos sa atin, ikaw ba'y seryoso sa Kanya? Do you take God seriously? Do you take His words seriously? Do you take our faith seriously? Sa pagpapatuloy ng kwento sa Ebanghelyo, pinagaling na yung ketongin. Merong ipinilin si Jesus. Jesus has a simple request doon sa kanyang pinagaling. At ang sabi, wag na wag mong sasabihin sa iba na pinagaling kita. Pero sineryoso ba nung pinagaling yung salita ng Diyos? Sineryoso ba nung pinagaling na lalaki ang tinura ni Jesus? Hindi. Maybe he is so overwhelmed by the feeling na pinagaling siya. Imagine niyo sa haba ng kanyang buhay, na meron siyang ketong, pinandidirihan siya, nilalayuan. At nung gumaling siya, tuwang-tuwa siya. Kaya kahit sinabihan siya na huwag mong ipagkalat, pinagkalat pa rin niya kung ano ang ginawa ni Jesus sa kanya.
that healed man did not take the words of Jesus seriously. At ano ang naging bunga nito kay Jesus? Sabi dito, hindi na siya nakapasok sa ibang mga bayan. Tila baga nagkaroon ng reversal ng situation. Kung nung una, yung ketongin, hindi sila makapasok sa mga bayan-bayan kasi pinandidirihan sila. Nung gumaling siya, nakapasok na siya. Ito namang si Jesus ang hindi makapasok. Kasi hindi niya sineryoso yung ibiniling sa kanya. My dear brothers and sisters, do we take God seriously? Do you take His words seriously? Our first reading will add, today, if you hear the words of the Lord, harden not your hearts. Kapag narinig niyo ang tinig ng Diyos, huwag matigas ang ulo. Do not be hard-headed. The invitation is, if today, and today, you are hearing the words of God, you must not harden your hearts. You must listen. You must follow. You must obey. Karanasan nating mga tao, madalas, natutuwa tayo sa salita ng Diyos. Na-entertain tayo ng salita ng Diyos at sasabihin natin, ang ganda-ganda ng salita ng Diyos. Ang ganda-ganda ng pagninilay ng paring nag-sermon. Ang ganda-ganda noong ibinahagi sa mabuting balita. Pero nananatili lang sa kagandahan. Binabago ka ba ng salita ng Diyos? Does the word of God affects you? Changes you? Tinutuwid ba nito ang iyong buhay? O nananatili ka lang sa ang ganda-ganda ng salita ng Diyos? Pero hindi naman binabago ang iyong buhay. Sasabihin mo, ang ganda-ganda ng sinabi sa simbahan. Bawal magsinungaling. Pero pag-uwi, sandamukal na kasinunganingan ang ginagawa mo. Ang ganda-ganda ng sinabi sa simbahan, magbigay. Pero kapag nanghingi na sa'yo, ayaw mo namang magbigay. Kapag ganun, natutuwa ka lang sa salita ng Diyos. Pero hindi mo siniseryoso ang kanyang sinasabi. My dear brothers and sisters, do you take the words of God seriously? Do you take God seriously? Do you take our faith seriously? Ito ang hamon sa ating unang araw ng nobenaryo para sa ating pintakasing si San Ildefonso. Pinasisimulan ulit natin kasiyahan. Magpepesta tayo sa kabila ng pandemic. Pero sa kabila ng kasiyahan, hinahamon tayo ng ating pagbasa. Sineseryoso mo ba ang bawat salitang naririnig mo sa simbahan? Sineseryoso mo ba ang bawat salitang naririnig mo mula sa Panginoon? Binabago ka ba ng salita ng Diyos? At kapag binabago ka ng salita ng Diyos, yan ang pinakamainam na regalo natin sa ating patrong si San Ildefonso. My dear brothers and sisters, as we continue our celebration, sa katahimikan mamaya sa pagninilay, imagine ninyo ang Panginoon bumubulong sa inyong mga tenga. And the Lord is whispering something to you. He is asking you, do you take me seriously? Do you take my words seriously?
Sineseryoso mo ba ang iyong pananampalataya? I hope, mga deboto ni San Ildefonso, kapag tinanong tayo ng Diyos, sineseryoso ba natin siya? Sineseryoso ba natin ang kanyang mga salita? Proud na proud tayong sasagot, opo, sineseryoso ko. Kasi every day of your life, you strive to be good, you strive to be better than your yesterday. Amen. Siyo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin at palakpakan natin ating Panginoon. Sa araw po na ito ay ating pinasisimulan ang ating nobenaryo para sa kabisahan ng ating patrong San Ildefonso. Kaya po nais nating pasalamatan ang lahat ng
mga gumanap, lahat ng tumulong para po sa ating unang araw ng ating nobenaryo. Nais ating pasalamatan sina Sister Teresita de la Cruz, Sister Carol Matutina. Iginagalang Enrique Henry Villacorte at Dr. Herminio Hiron, Binibining Maria Corazon Inovero, Ginang Elizabeth Soriano, Ginong Romy Castro at Binibining Divina Hoson, Engineer Liberato Silverio, Ginong Hermi Cruz, Ginang Ani Montano, Ginong J.R. Silvestre, Ginang Leonila Galvez, at iginagalang Paula Carla Galvez San. Gayun din ang mga tagapag-alay po natin, SBPC ng Lapnit, Care of Sister Ani Montano, Sub-Parish Commission on Youth Lapnit, Care of Sister Armina Husto, Katandaan 2019 to 2021, Care of Brother Christopher Legaspi at Sister Adora Santa Maria. Ang pamayanan po ng Barangay Lapnit, Purok 1, Care of Sister Connie Caparos at Sister Marijun Punsalan, Purok 2, Sister Care of Sister Janine Gatchalian at Sister Marites Santos, Purok 3, Care of Sister Carmelita Legaspi at Sister Aurora Laksamana, Purok 4, Sister Carlota Trinidad at Sister Odora Serrano, Purok 5, Care of Sister Marites Parayaw at Sister Lilibet Fentes, Purok 6, Care of Sister Pearly Trinidad at Sister Baby Gatche. Gayun din, para sa tanggapagtaguyod ni San Ildefonso, pamilya ni Ginoong Jose Hoson, Pangulo ng Pista 956, Care of Binibining Gloria Hoson, pamilya ni Ginoong Francisco R. Cuevas, Pangulo ng Pista 1957, Care of Ginoong Roger Leonillo, pamilya ni Ginoong Patricio Reyes Sr., Pangulo ng Pista 1958, Care of Ginang Loli Cruz, pamilya ni Ginoong Pedro Serrano, Pangulo ng Pista 1959, Care of Kapitan Jerry Serrano. Gayun din ang Land Bank of the Philippines, Care of Ginang Agnes Carlos Metrobank, Care of Ginoong Sergio Reyes Jr., RBSR, Care of Ginang Carmencita De Soto, China Bank Savings, Care of Ginang Ledwina Villaverde, Producers Bank, Care of Ginang Cecilia Cruz. Gayun din ang sanggunian barangay ng Lapnit, Care of Iginagalang Enrico Imperio, sanggunian kabataan ng Lapnit, Care of Iginagalang Monique Santa Ana. Gayun din po, nais din po nating pasalamatan ang lahat ng mga nakasama nating pari sa unang araw ng ating nobenaryo. Sa pangunguna na po ng tagapunong tagapagdiwang po natin, si Reverend Father Nino De Leon. Palakpakan po natin si Father Nino. Naka-assign po sa ngayon sa seminaryo. At gayon din po ang mga kabikarya po nating pari. Unahin na po natin ang ating kura paroko, Reverend Father Senon Dennis D. Santos. Si Father Ikyo Ramos. Father Ino Colendrino. Father Dennis Cruz, Father R.A. Balmadrid, Father Andy Rivera, at siyempre po, yung makakasama nyo po sa mga susunod na panahon, susunod na araw, ang ere na po, ere. Ang inyo pong bagong kura paroko, Reverend Father Vic Robles. At ang inyo pong bagong parochial vicar,
Reverend Father Christian Ping Sison. Sila na po ang inyong mga bagong paring tagapaglingkod dito sa parokya ng San Ildefonso. Ha? Hindi pa. Ipapaliwanag po ni Father mamaya. So muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at purihin po natin ang Panginoon. Viva San Ildefonso! Na kay Bishop Solvivinas. Taas ang kabay. Ako, marami na pala senior citizen dito. Yun po ang kwa. Kaya po, asahan ninyo, so kayo meron po mga advice, abot po nyo sa akin. Ayan. Pangalawa, ang dala ko po dito, yung karanasan ko. Kasi po, sa totoo lang, sa aking pagpagawa, marami din naman akong pagkakamali. Nayo ko nang maulit. Kaya sana po yung mga experience ng pagpapagawa, gusto ko ito yung project ni Father, ano, project pag-arap, di tayo magkamali. Ano, at siguro nga po yun, kadadasal. Ang hindi ko makakalimutan, no, misa nagbisa po dito, nakita ko po yung imahe ni San Andres Kim, nakabigin po si Father itong assignment ko, sabi ko, nakalagay pala sa altar. Siguro yung mga tao nagdadasal. Siguro sabi ni San Andres, huwag kayo mag-alala. Pagtatapos si simba ko, padadala ko yung poriman ko doon. Kaya po ito, dadito ako sa inyo. Sa kalagitnaan po ako dadating kasi ang lulumboy po, awa ng Diyos, inayayang kayo, January 30, sa ako po, alas 5, sinet po ng ating bispo ay gagawin Diocese and Shrine ni Andrew K. Taygon. Amen. Palaban natin biyaya ng Diyos. Ang dahilan po ay tumira dito sa atin si Andrew K. At para sa alam ninyo, hindi lang siya, meron pong isa kasama na pangalan ay Thomas Yangyo. Venerable na po. Kamakailan po, 2014, ginawa ni po Francis na venerable, dalawa po sila na tumira doon. Sabi nga po ni Cardinal Rosales, na una siya magpunta dito sa amin, sa Lulumboy, sabi niya, ito palang Lulumboy ay pandayan ng mga banal. Kaya, asahan po ninyo na dito, alam ko po na kayo ay isang bayang pinili at alam ko may misyon ang San Ildefonso para lalo-lalo na po sa mga kaparihan natin. Amen. Yun po ako, di ba sa San Ildefonso, pinilmanggap siya ng best man mula sa Mahal na Virgen. Ibig sabihin, mahal na Mahal na Virgen ang mga kaparihan natin. Kaya magtulong-tulong po tayo. Darating po ako sa buwan ng Pebrero bilang kasama ninyo. At siyempre, hindi mawawala si Father Dennis sapagkat pangarap niya ito kasama kayo na tuklasin natin ang katapusan ng magandang simbahan ni San Ildefonso ng Toledo. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo.